Janice Sebial na konsensya, hindi di umano makatulog sa loob ng DSWD. Matatandaan nga noong una niyang salaysay ay tatlong katao di umano ang puwersahang pumasok sa bahay ng maguad siblings at nagresulta nga ng pagtapos sa buhay ng magkapatid. Sabi ni Janice, nakapagtago di umano siya sa isang kwarto kaya hindi ito nakita ng mga salarin. Noong una, maaaring kapanipaniwala, ngunit ang tanong, bakit siya agad naligo at bakit nagawa pang mag-post sa social media sa oras mismo na iyon? Sa malalim na pag-iimbestiga ng mga pulis at ng National Bureau of Investigation, nakita nila ang isang supot sa likod bahay sa may irigasyon na kumpirmado nga pag-aari ni Janice. Nagmatch din ang fingerprint nito sa mga bagay na ginamit sa mga biktima para tapusin ang buhay nila. Dito na siya idiniin at nakonsensya na nga ito at inamin ang karumal-dumal na krimen. Bukod sa kanya ay meron di umanong kasabwat at patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Ayon kay Janice, galit at puot di umano ang nagtulak sa kanya para gawin iyon. Hindi naman halos makapaniwala ang mag-asawang magwad sa sinapit ng kanilang mga anak sa kamay pa mismo ng kanilang ampon. Itinuring na parang anak, binihisan at pinakain siya. Ngunit siya pala ang tatapos sa mga sarili nilang anak. Masakit para sa mag-asawa at nagsisisi sila sa pagpapatuloy kay Janice sa kanilang bahay. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ito ng DSWD at pagdudusahan nito ang parusang ipapataw sa kanya. Ito po ang ating latest update. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.